Ito ang kasaysayan ng pinakapoging pulis sa Nueva Ecija. Nakilala siya dahil pinapatay niya ang mga magnanakaw, rape at gumagawa ng ilegal. Pinagpuputol-putol niya ang katawan ng mga ito at ikinakalat sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Totoo kayang pinatay ang asawa ni Henry Cruz ng mga nakapanggaan niya? Sino kaya ang pumatay sa kanya? Kilalanin natin si Henry Santos Cruz o mas kilala sa pangalang alias Pogi. Tara, alamin natin sa history. Si Henry Santos Cruz ay mas kilala bilang si alias Pogi o ang birador ng Nueva Ecija. Nagkaroon siya ng makulay na buhay sa showbiz at bilang isang pulis na kung saan ay tingin ng iba sa kanya ay isang bayani at sa iba naman ay mamamatay tao. Ang mga magulang ni Henry ay tubong Pampanga. Minsan pang naging isang vice-mayor sa isang bayan dito ang kanyang ama. Ngunit dumating ang panahon at nagdesisyon ang mag-asawa na lumipat sa barangay San Mariano sa Santa Rosa, Nueva Ecija kung saan bumuusin na ng pamilya. Dito lumaki at nag-iisip sina Henry at ang kanyang mga kapatid. Ilan dito ay sina Chito, Gani at Genaro o Nerdy. Likas na mabait ang mga magulang nina Henry at pinalaki ang magkakapatid na may takot sa Diyos. Minsan pang ipinasok ang batang si Henry ng kanyang mga magulang sa simbahan upang maglingkod dito bilang isang sakristan. Ngunit magulong panahon ang 1960s hanggang 70s. Laganap sa lugar nila ang kaguluhan. Umabot pa sa puntong pati simbahan ay pinapasok na ng masasamang tao. At isa sa mga pagkakataong iyon ay nasaksihan ng batang si Henry ang pagpatay sa pari ng kanilang simbahan. Tumatak sa kanyang isipan ang pangyayari at nagdulot ng matinding pagkamuhi sa mga masasamang loob. Simula nito ay ayaw na ni Henry na makakita ng sino mang gumagawa ng masama sa kapwa na dinala niya hanggang sa siya ay magbinata. Mga 1980s ay nakipagsapala rin si Henry at lumuwas ng Maynila kung saan pinalad naman siya at naging stuntman. Di nagtagal ay sumabak na din siya sa pag-arte. Sa panahong ito ay usong-uso ang maaksyong pelikula at doon na nga siya na mayagpag. Nakatrabaho niya ang iba't ibang batikang bida at kontrabida gaya ni Nabong Revilla, Dante Varona, Res Cortez at marami pang iba. Bukod dito ay napakaraming talento ni Henry. Naging matagumpay siyang nobelista, producer at director. Karamihan ng mga nobela ni Henry ay naisa sa pelikula at dahil multi-talented talaga siya ay gumawa din siya ng sarili niyang mga pelikula na siya mismo ang nag-direct, produce at gumawa ng mga linya. Madalas niyang kinukuha si Dante Varona para sa mga ito at pinakapopular naman sa mga nobela niya ay ang birador. Isa pang talento ni Henry ay ang paggawa ng mga comics na usong-uso noong panahong iyon. Ito rin ang pinanggalingan ng mga sikat na palabas sa telebisyon gaya ng Darna at Captain Barbell ni Mars Ravelo. Ilan sa mga gawang obra ni Henry Cruz na nailathala sa comics noong 1986 ay Vigilante, Bigo Pa Rin Ako, Robbery, Si Akong Barako, Sintibay ng Puno, Silang Mga Hudas, Minsan May Isang Matapang, Santumpok ng Lupa, Si Hepe, at Titis. Sa kabila ng mga nakamit ay hindi pa rin nakontento si Henry. May nais pa rin siyang makamit, kaya naman ay nagpulis siya at na-assign sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Dito ay ginampanan maigi ng matapang na patrolman Henry Cruz ang kanyang tungkulin bilang pulis. Ngunit dahil sa kanyang pagkamuhi sa masasamang loob, ay inilagay na niya sa kanyang mga kamay ang batas. Nagsimula na siyang magpataw ng parusa sa mga masasamang loob. Wala siyang pinipili kung gaano man kabigat ang kasalanan at anumang edad ang gumawa nito. Ang mali ay mali at kinakailangang parusahan. Ang mga magnanakaw ng alagang hayop, nanloloob sa mga kabahayan, manggagahala at iba pa ay pinapatay na lamang niya. Hindi lamang ito, pinupugutan pa niya ang mga ito at pinuputol ang iba't ibang bahagi ng katawan gamit di umano ang isang katana. Dinidisplay pa ito ni Henry Cruz sa iba't ibang parte ng kanilang bayan bilang babala sa mga nagbabalak pang gumawa ng masama. At kapag naman nahuli kang namboboso ay igagala ka niya ng hubot-hubot sa buong bayan. Isang kwento tungkol sa kabayanihan ni Henry ay nang karnapin ng isang grupo ng apat na kalalakihan ang isang bus patungong probinsya upang pagnakawan ng mga alahas at pera ang mga pasahero nito. Habang tinututukan naman ng baril ang driver at inutosang huwag tumigil sa pagmamaneho, may nakasakay na pulis sa loob ng bus. Ngunit mag-isa lamang ito at nakasuot pa ng pangsibilyan.
Ngunit, walang awang pinatay ng isa sa mga carnapper hanggang sa may madaanan silang checkpoint at pinilit ang driver ng bus na huwag huminto. Isang military owner type jeep ang humabol dito, ngunit binaril at napuruhan ng isa sa mga ito ang humahabol sa kanila. Ilang sandali pa ay iniharang ni Alias Pogi ang kanyang jeep sa daan at mag-isang inambush ang mga magnanakaw. Wala siyang itinirang buhay. Napatahimik ni Henry ang kanilang bayan. Minahal siya ng mga nakatira doon. At ang ilan pa sa malalapit sa kanya ay nagsisilbing extrang mata at tenga niya upang mapanatili ang kapayapaan. Ramdam ng mga taga doon ang kapayapaan at natakot ang mga masasamang loob na mga has na pumunta sa kabanatuan. Minahal man siya ng mga taga roon ay kumalat ang usapan na iniwan di umano siya ng kanyang asawa dahil hindi na nito kinaya pa ang paraan ni Henry ng pagpataw ng parusa sa mga kriminal. Nagkaroon din siya ng maraming kalaban gaya ng malalaking tao at politiko na panigurado ay nag-iisip na rin kung paano aalisin sa kanilang landas si Henry o Alias Pogi sa isang comics na pinamagatang Anak ng Teteng na ginawa ni Nerdy Cruz tungkol sa tunay na buhay ng kanyang kapatid na si Patrolman Henry Cruz ay iba ang bersyon kaysa sa pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Nakasaad dito na may mga hinuli itong grupo ng masasamang tao at naipakulong ang mga ito. Ngunit, nakalaya din agad dahil sa pera at impluensya. Ipinag-utos ng pinakapinuno ng mga ito na ipapatay si Henry. Sa kabilang banda naman ay may biyayang dumating sa bahay ni Henry. Kasalukuyang iniluluwal ng kanyang asawang si Estella ang bunga ng kanilang pagmamahalan na si Paris. Ngunit pinaulanan ng bala ng mga nakabanggaan ni Henry ang kanilang bahay sa pag-aakalang naroroon ito sa loob. Agad binawian ng buhay si Estella at ang kumadrona habang ang bagong silang na si Paris ay nakaligtas sa maglagim na pangyayari. Labis na kalungkutan ang nadama ni Henry nang ilibing ang babaeng pinaglaanan niya ng labis-labis na pagmamahal at buog pang tangis na lumuha sa puntod nito. Nakasaad din sa comics na ito ang bahagyang panahon ng pagbagsak ni Henry. Sumandal ito sa alak at maging ang bagong silang na sanggol ay sinisigwan upang tumahimik. Subaybay pa ang malakas na ulan, parang baliw na lumabas si Henry na nagsisisigaw. Kinikwestiyon ng Diyos at hinahamon na bumaba ito at harapin siya kagaya ng nakasaad sa pahina ng comic. Kapag sagad na ang sakit ng loob, malabo na ang kaisipan. Kapag kalat na sa katawan ang espiritu ng alak, lihis na sa utak ang tamang katwiran. Pag nag-aabang sa bus pa Manila sa gilid ng highway si Henry, ay bigla na lamang siyang inambush ng ilang kalalakihan at pinagtulong-tulungan hanggang sa bawian ito ng buhay. Naulila niya ang dalawang anak na sina Zeus at Paris. Ilang buwan ang lumipas ay isinapelikula ang kanyang buhay sa tulong ng kanyang kapatid at isa ding manunulat na si Nerdy Cruz. Pinamagatan itong Alias Pogi at pinagbidahan ni Bong Revilla. Si Nerdy na din ang nagpatuloy ng mga nobelang hindi natapos ng kapatid niyang si Henry gaya ng Anak ng Teteng na sumikat at tinangkilik nang ito ay isa pelikula. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Alias Pogi? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.